nga ba si Fernando C. Amorsolo? Isinilang siya noong May 30, 1892 sa Kalyeheran sa Paho, Maynila sa mag-asawang sina Pedro Amorsolo at Bonifacia Cueto. Ang malaking bahagi ng kanyang kabataan ay pinamalagi niya sa Dait Camarines Norte. Dito nag-ugat at nalinang ang pagkilig niya sa simpleng buhay sa lalawigan na naging malaking impluwensya sa kanyang mga obra. Nag-aral siya sa Universidad ng Pilipinas School of Fine Arts na pinagturuan ng kanyang tuwing pintor na si Fabian de la Rosa. Isa siya sa mga pinakaunang nagtapos doon at nagkamit pa ng maraming karangalan. Si Fernando C. Amorsolo ang pinakaunang ginawaran ng karangalang pambansang alagad ng sining sa pintura noong 1972. Siya din ang pinakamaningning na kinatawa ng panahong klasiko sa sining biswal sa Pilipinas. Kinikilala rin siyang ang maestro at grand old man ng sining sa Pilipinas noong nabubuhay pa ito. Ang malikhaing paggamit ng liwanag, sa partikular ng backlighting, ang pinakamalaking kontribusyon niya sa pagpipinta sa Pilipinas. Ang tingkad ng maningning na liwanag na nagmumula sa likuran ng kanyang mga paksa ay nagtatampok sa isang bahagi ng kanyang canvas. Sa mga dahon ng mga puno, tikwas ng buhok, ngiti sa mga labi, at umbok ng dibdib ng dalagang Pilipina. Masaklaw ang larangan ng mga obra ni Amorsolo, mula sa mga portrait ng mga kilala at mayayamang tao, larawan ng mga tanawin, hanggang sa dibuho sa mga pabalat na libro at magazine. Ngunit naging tatak ng likhang Amorsolo ang pagtatanghal ng mga payapa at pang-araw-araw na buhay ng mga naninirahan sa lalawigan. Ang dalagang Pilipina sa kanyang makukulay na barot saya na palagi ang nakangiti habang ginagampanan ang tradisyonal na domestikong gawain. Mga magsasaka sa gitna ng tanawin ng kasaganaan sa kabukiran. Ang taong bayan sa kanilang pangkaraniwang gawain, kaugalian at tradisyon tulad ng pista, binyag, kasal, pagtatanim, paglalaba, pagluluto, pamamangka o kahit pagbabasa. Ang mataas na antas ng kasiningan ay napanatili niya sa kabila ng dalas at dami nito. Ang mga pinturang oleo pa lamang niya ay tinatayang aabot na sa libo. Dahil sa mga tiyak na hagod ay mabilis na natatapos niya ang kanyang mga likha. Ang tatlong malalaking pintura niya para sa Philippine Pavilion na ginamit sa 1931 Paris Exposition ay natapos niya lamang sa loob ng isang buwan. Ilan pa sa mga kilalang obra niya ay ang Maiden in the Stream, Dalagang Bukid, Lavanderas, Family in a Bangka, Tinikling,
Harvest Scene at Barrio Fiesta. Ang rice planting na ginawa ni Amor Solo noong 1922 ay naging pinakapopular na hulagway sa panahon ng Commonwealth. Lumikha rin siya ng mga obrang nagtatanghal sa kasaysayan ng Pilipinas, gaya ng Early Filipino State Wedding. Traders, si Katuna, the first mass in the Philippines, the building of Intramuros and burning of the idol. Lumikha ng mga obra ang pintor hanggang sa huling mga taon ng kanyang buhay. Ngunit ang pagkakaroon ng katarata, diabetes, arthritis at pagkamatay ng dalawang anak na lalaki na lubha niyang dinamdam ay nagkaroon ng malaking epekto sa kanyang trabaho. Namatay siya sa sakit sa puso noong 24 ng Abril, 1972 sa edad ng 79.